Magandang tanghali sa ngalan ni Pinky Webb, ako si Menchu Makapagal. Sanib puwersa ang militar at pulisya para tiyakin ang seguridad sa araw ng halalan. Halos 200,000 kawani nila ang magbabantay sa buong bansa. Magbabalita ng live ang aming correspondent na si Stanley Gahete. Stanley? Menchu, mas doble na nga ang pagbabantay na isinasagawa ng otoridad ngayon para matiyak ang seguridad ng lahat mula sa ilang araw na lang ng pangampanya bago ang araw ng botohan sa Lunes. Nauna ngang sinabi ni PNP Chief Leonardo Carlos at AFP Chief of Staff General Andres Centino sa programang Politics as Usual kagabi na walang naging problema sa sealing at final testing ng vote counting machines. Wala raw na italang technical glitches na maaaring makapagpabago sa resulta ng botohan. Sapat din daw ang ginagawa ng AFP at PNP sa pagtulong sa COMELEC sa paghahatid ng election parafernalia sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Hindi naman magbabago ang gagampanan ng PPCRV at NAMPREL para mag-validate at magsagawa ng parallel count sa COMELEC para matiyak na tama at tugma ang bilang ng official votes na ilalabas ng COMELEC. Samantala, opisyal namang isinagawa kaninang umaga ang multi-agency send-off at turnover ceremony ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, COMELEC at DepEd bilang paghahanda sa May 9 elections. Nasa higit 40,200 ang nakadeploy na kapulisan sa buong Pilipinas at may 1,226 Reactionary Standby Support Force o RSSF na nakabase sa Camp Crame ang nakareserba sakaling kapusin pa sa mga kakailanganing suporta. Nasa 154,000 naman ang mga sundalong mag-iikot at magbabantay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, katuwang ang may 22,500 naman na mga Coast Guard personnel. Isinailalim naman ng COMELEC control ang lalawigan ng Misamis Occidental at ang bayan ng Pilar sa Abra dahil sa pagkakaugnay ng ilang pulis sa pangampanya at pananakot umano ng ilang mga kandidato sa ilang supporters. Just recently, I received confidential reports from our regional election director, si Attorney Tabilas, and also the petition of the local government unit in Pilar disclosing the apparent bias ng local police detachment sa Pilar Abra, and also yung mga threats and intimidation to some supporters of certain candidates. This is the first time that I exercise my emergency power, considering the proximity of the elections. Samantala, maigpit naman ang paalala ng otoridad hinggil sa COMELEC Liquor Ban isang araw bago ang botohan sa Lunes. At yan ang latest. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Stanley Gahete, nagbabalita.